Yo, kamusta explorers? Nandito tayo ngayon sa Angon na Rizal dahil meron tayong pupuntahan dito na isa sa pinakamahalagang treasure ni Rizal. Alam naman natin na ang Angon na Rizal ay sikat dahil sa bansag ditong art capital of the Philippines, no? Dahil dito nakatira ang ilan sa mga sikat na painter. Pero alam nyo ba na dito sa Rizal matatagpuan ang isa sa pinakamatandang artwork sa buong bansa natin? At yun ay nakalocate dito sa lugar na to. So ngayong araw is alamin natin kung paano ito nadiskubre, kung gaano na ito katagal, no? And kung paano ito pinapangalagaan dito sa lugar na to. Matagal-tagal din nating in-attempt na ma-feature to dito. Ngunit dahil nga sa pandemic, sara sila ng mga ilang mahigit isang taon. So ngayon, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makover siya dito sa channel natin. And huwag natin patagalin, no? Puntahan na natin. Let's go! So yun, explorers, nandito pa kami sa labas. Currently, hindi kami makapasok kasi break time nung guard nung nagbabantay nga dun sa petroglyphs, no? So, andito muna kami. Nag-aantay muna kami ni John Mark dito sa mahiwagang bato na doon. Anong oras ba, boy? 12:36. So, nagbabato ayan, pa kami. Malapit na. Mga ilang minutes pa. 24 minutes na lang okay. Na makapasok kami. O, igayin-gay muna kami rito. May kita natin dyan. Yun yung pinakamatandang artwork dito sa buong Pilipinas. Mamaya ako sabihin sa inyo kung anong date, kung ano yung estimated na date, kung kailan siya inukit. So yun, explorers, yun na, alauna na, no? Pwede na kami makapasok. Wala akong ID ko yan dala. Diyan lang naman kami. Diyan lang naman uwi. Ang daan din need pa ba? Wala kayong ID dyan? Wala. Lo. Anong kailangan kong gawin? Sige, salamat kayo. Salamat. Tumabay na ka dyan, dalawa. Nasa pagitan ng mga bundok na yan, explorers. Sinasabi kong, petroglyphs. Nandyan sa pagitan ng mga yan. So, yun yung pupunta natin. Kasi ito yung sign na malapit na kami, no? Yan, National Museum. Yan, ang una binangon ng petroglyphs. Andito na yon, explorers. Dito sa daan na to. So, explorers, dito sa tunnel na to. Ito yung dadaanan namin para marating yung mga carvings, no? Madadagdag ko itong pangalan na itong lugar na to, no? Petroglyphs. Ang petroglyphs ay isang Greek word na pinagsama. Petro means rock at glyphs means carvings, no? So basically, yung pangalan niya is rock carvings. So yun, explorers, ito yung tunnel, no? Itong tunnel na to man-made lang. Kasi yun nga, kailangan ng mas mabilis na daanan para marating yung mga carvings. Kasi nung na-discover ito noong 1965, nag-hiking sila noong mga panahon na yun. Kaya, yun, random lang na na-discover nila yung mga carvings. So, yun. So, yun, explorers. May bad news lang, no? Bawal mag-vlog sa loob. So, sabi doon, kailangan daw ng permit bago ka makapag-video-video gamit yung ganito mga camera. So, ang pwede lang daw is cellphone. So, yun, explorers. Papasok na kami. Nasa tunnel na kami. Tignan nyo, ang dilim. Ang dilim, di ba? Pero kikita nyo dun sa pinakandulo. Yun yung end ng tunnel na to. Dito na kami sa pinakandulo ng tunnel. As you can see, ito kumang laki. Ang laki na itong tunnel na to, boy. Dahil nga nag-hiking sila nung madiscover nila yung mga carvings na yun. Ito. Itong buong paligid na to is bundok talaga. No? Take note guys, 1965 na-discover yung mga rock carvings na yun. Kaya sobrang tagal na. At ang nakadiscovery pa nun is isang artist ng Angono. Kailangan namin lakarin to. Itong napaka anong daan na to. Tignan nyo naman explorers. Ayun si John Mark. May lakarin to eh. Dito yung washing area. So, sabi sa atin, is may mag-ugas muna tayo ng kamay dito sa mga wash area na to. Automatic yan, tol. Ilagay mo lang. O, diba? Uto-uto. Yun! Palay! Palay! Ano? Ay! Tinatapakan, tol. Ayos pa, tinatapakan pala. Ang putik! Grade 1 boy. Hindi ko pa aksidente na natapakan boy. Hindi ko malalaman eh. Yan yung pinakang history niya.
So mamaya sasabihin ko sa inyo ng Tagalog, no? Pero andito yung mga carvings na sinasabi ko, explorers. Dito sa daan na to. Bawal pa. Bawal na siyang pabidyuan, para sabi nung ano, pwede ko naman daw patago. Iyan yung mga ano, mamaya sasabihin ko sa inyo yung history niya. Naman masama yung intention natin eh. Ang intention natin is malahad yung history na lugar na to. Pero sana payagan na nila yung mga nagvo-vlog. Pero sana rin, ma-address ko lang dito na sana, kapag ka magbo-vlog kayo dito, wag yung mamalian nyo ng info itong lugar na to. Okay na yung sapat na info. Okay na kayo na yung sakto lang, pero walang kulang, walang dagdag. Okay na yun. Isa lang yun sa inaano sa inyo. Yun, explorers. Palabas na kami. Yun. Medyo sad part nun is bawal kami talagang mag-vlog dun. Ano, siguro ang naging dahilan kung bakit is dahil sa mga misinformation ng ibang mga vlogger. So sana, kapag pupunta kayo sa mga ganito lugar, do better research. Ako, nagkakaroon din ako ng mga mistake from the past na hindi ako masyadong nag-research bago ko puntahan yung lugar. Isa yun sa mistake na encounter ko sa mga ginagawa kong to is yung pag-prepare the research. Sana gawin nyo rin yun. Sa mga gusto mag-content ng mga historical na lugar, sana gawin nyo rin yun. Isa sa dahilan nun, boy, is yung misinformation, di ba, boy? Sobrang madilim, pero yun nga, naging ano to, boy, naging ginawa to para mas magkaroon ng madaling daan papunta nga dun. Ganun yung ano. So ito, man-made talaga to, explorers. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero man-made talaga yan, oh. Man-made yan. Halatang-halatang gawa. Gawa sa ano. So yun, explorers. Finally, nakalabas na kami. Ito na yung tunnel sa likod namin. Ayan, sasabihin ko sa inyo yung history ng mga ukit na nakita nyo kanina sa loob. Although hindi ako nakapag-vlog sa loob, sasabihin ko pa rin yung history niya. Na-discover yung mga rock carvings na yun noong 1965, noong nagkaroon ng field trip si Carlos B. Francisco. May mga kasama siya, mga Boy Scout. Ayon daw sa kwento ni Butong Francisco, is sa bandang gitna siya dumaan yung bundok pa to, dahil itong whole na area na to is puro mga bundok pa. Madiscover nila yung mga rock carving sa loob. Agad nila itong nireport sa National Museum. And doon, napag-alaman yung tunay na halaga ng mga carvings na yun. Dahil nadiscovery na yung mga carvings na yun is noong Leonitic era pa, or mahigit 3000 BC na. Yung mga carvings na yun is bago pa yung panganak si Kristo, no? So sobrang tagal na niya. Lahat ng nakaukit doon is mahigit 127 na mga drawings ng tao tsaka ng mga hayop. At dahil nga Leonitic era pa yung mga carving sa loob, is bilang sa ganito bilang isang pinakamatandang artwork sa buong Pilipinas. Noong 1973, diniklara ng National Museum na itong National Cultural Treasure ng Pilipinas. So yun, although hindi tayo nakapag-vlog sa loob, at least nakita pa rin natin yung mga ukit na yun. Isa na yun sa nagpapasalamat ko na nakita ko ulit. Dahil mahigit isang taon, sarado tong lugar na to. Dahil nga sa pandemic. So yun. That's pretty much it. Bye-bye. Maraming salamat, explorers. Mag-subscribe ka sa channel na to. Mag-subscribe ka dito kay John Mark, nasa description. Ngayon na lang ulit, boy. Ngayon na lang ulit. Ngayon na lang ulit kami nag-vlog ng ganitong forma. Boy. Tol, historical. Historical na naman, baby. So, yeah. Peace out.